Ito guys, yung simpleng paggawa ng tie-dye sa cup at saka sa damit. Ayan. Spray lang natin siya ng vinegar. Ayan, yung sombrero. Tsaka yung damit. Tapos yan. Tapos after may spray yan, ayan. Lalagyan na natin siya ng mga kulay. Ayan, iba-ibang kulay. Depende sa inyong type. Ayan. Tapos lagay lang kayo ng lagay. Ayan. Tapos i-set aside nyo siya once na nalagyan nyo na ng designated colors na gusto ninyo. Tapos ayan, tapos na yung t-shirt. So, sunod naman is, ayan, dagdagan ulit natin. More color, mas maganda. Diba? Napakasimpleng gumawa ng tie-dye. Basta ganyan lang, lagay-lagay lang ng color. Ayan, no? Ayan, dagdagan ulit natin ng blue colors para medyo may accent naman ng dark color. Ayan, oh, diba? Ang ganda. Tapos, ayan na. Set aside na natin siya. Tapos, next naman itong ating cap. Ayan, tinaktakan na ng color blue. Ayan, oh, diba? Ang cute. Diba? Magandang kalalabsan yan after na matapos na yan. Medyo pag-i-stain natin siya ng matagal para yung color niya is mag-dumikit talaga siya sa sombrero or sa t-shirt. O, diba? Daming kulay. May blue, may yellow, tsaka red. O, diba? Tak-tak lang, tak-tak. Ayan, napakasimple lang. Make sure na mayroon kayong gloves para hindi dumikit yung color sa inyong kamay. Although madali naman siyang alisin, pero syempre mas maganda yung naka-gloves. O, diba? Ang cute na ng color niya. Yellow, blue, and then red. Ayan. So, napakadali lang gumawa ng tie-dye, guys. So simple. Ayan, basta kompleto kayo sa gamit, makakapaggawa kayo ng tie-dye t-shirt at saka sa cup. Ayan. So, ayan. O, diba? Ang cute na ng color niya. Magandang isuot yan pagka natapos. O, diba? Tapos na. Thank you.